Hi guys! Kumusta? Bale, gumawa na talaga ako ng video para sa mga friends ko, especially sa mga nagtatanong sa akin kung ano ba yung gamit kong load dahil naka-unlimited data ako. Yes po, naka-unlimited data ako. Na-try ko na mag-GOMO yung no expiry, and since dito sa bahay namin sa QC is wala kaming wifi connection, so I decided na itry yung Smart, and yes, napakaganda niya dahil nakasubscribe ako sa unlimited data, as in only data guys, kahit anong website, or ginagamit ko din siya sa pang-work at naka-work from home ako, and super effective niya. So, may mga kailangan lang kayo tandaan. Yun nga, a little reminder lang kasi medyo madaming promos ang nilalabas si Smart. Baka magkamali kayo nang mapili nyo. So, itong plan na to is Unli Data 1199. Sobrang sulit at mura kasi Unli Data sa loob ng 3 buwan. So, ito na. Type asterisk 123 number sign. And then, lalabas tong option na to. Choose nyo lang yung number 1. And then, lalabas. Ito na yung option ng 7 days, 30 days, 60 days, and 90 days. Mas makakamura kayo kung magti 3 months kayo. So, dito ay selected 4 kasi 3 months yung gusto ko. Then, click send. Mas maigi kung mag-install talaga kayo ng Smart app. Tapos, ganito na yung kakalabasan niya kapag na-open nyo na yung app. Pwede nyo din check dito yung usage niya. So, dito nakalagay sa akin is meron akong only data, magic all net, tsaka all text. Pero different ano na yan ah, kasi nagload ako before ng yung no expiry. Bali yung plan ko is purely only data lang. So pasok na pasok siya sa akin kasi hindi naman na ako ganun ka ma-text and ma-call. Pwede akong mag-load ng yun nga yung no expiry kasi minsanan lang naman for emergency use yung call and text ko. And mostly ngayon, puro internet na lang talaga ang ginagamit ng mga tao. For example guys, ito, sa phone ko na to, nakagamit na ako last month ng 98.25 GB. Bali, isang phone pa lang to. And maraming nakakonect sa akin sa isa kong phone kung saan nakaregister siya ng only data. Kaya masasabi kong, in my case, sulit talaga yung only data. Much better if may modem kayong malalagyan ng SIM para mas maraming makapag-connect. Ito naman yung sa main phone kung saan nakalagay yung SIM ko talaga na nakaregister. And then nakakonect lang yung other phone, naka-hotspot. And then kinokonect ko lang din directly USB tethering kapag kinokonect ko yung laptop ko kapag nag-work na ako. So far, goods naman yung performance, and dito nga makikita mo 141 GB yung nagastos na. Disclaimer lang din guys, since yung area namin sa QC kasi ako bandang Holy Spirit, so malakas yung signal namin dito ng Smart, kaya sulit talaga. Pero guys, kung ang area nyo is hindi naman ganun kalakas yung signal sa Smart, try other option. This one is recommendation lang. That's it guys, thank you so much for watching and listening to my voice. Sana ay nakatulong ako. If may mga question kayo, just leave a comment para masagot ko. And don't forget to like and subscribe. Thank you so much sa panonood at mga video dito.